Okay, so dyan tayo galing sa may Babak Public Market sa may Island Garden City of Samal. So ngayon, uuwi na tayo ng Davao. Di na ako sumama doon sa service natin gawa nung siya ay dadaan sa may barge doon sa may Camp Holiday. So gusto kong umuwi ng Davao via Lanchano. Ayoko na sumakay ng barge. So syempre, nasa palengke tayo. So sa shortcut tayo ng daan dito, no, sa may gilid ng ano, seawall nila. Kasi dadaan tayo sa ilalim ng kagubatan. You know. Kasi mas mapabilis yung pagdating ko sa Davao kapag sasakay ako ng lansya kaysa sa tayo ay sasakay dun sa may barge. Malayo pa yon, pipila pa, no? Kaya, tsaka makapag-vlog na rin. Hirap kasi na mag-vlog na nakamotor tayo kasi ang gamit po nating device for vlogging is mobile phone. Hindi po tayo naka DJ Osmo or naka GoPro, no? Kaya napaka-unsafe po or napaka-disadvisable po talaga siya na mag-vlog gamit ang cellphone habang nasa motor. Diba? Nasa single motor. Single motor. Yun. Tapos ngayon, itong binabaybay po natin. Hi, Doggy. Hello. Shout out. So, yung itong binabaybay po natin dito talaga ng araw is ano to, no? Bahayan. Squatters. Mga videoki bar. Videoki houses, no? Oh. Ngayon, ay ginawa na siyang Dicky. Parang seawall, no? Tambayan. So, tingnan natin yung mga tao nakatambay rito kung sila ba relax, kalmado pa talaga sila. Actually, maganda dito pag itong oras. Kaya anong ganda ng kulay ng Davao. Oh. Ganda ng ano? Ganda ng mga pailaw. Kitang-kita natin dito mula rito yung ano, no? Tanaw na tanaw natin yung big dome ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ ba? Hmm. Zoom in natin, ah. Yun, no? Hmm. Yan, yun yung big dome ni ano, ni Pacquiao. Pastor Apollo si Kibuloy. Oh, yun ang kanyang ano, yung kanya ng beauty ng Davao kapag gagabi. Matatanaw po din yung mula rito sa kabilang dagat ng Samal. Oh. Yun, yung plantation ng ano, Holcim. Di ba? Ayan sila, oh. Galing school yan. Mga tumatambay mo na rito. Di ba? Ganyan talaga ang gamit ng mga seawalls, mga park, esplanade, etc. na ano, basta na pwede tambayan, no? Gamit na gamit para sa mga residente na gustong mapapahinga. Ayan. May mga aso ang hingi ng pagkain sa mga tambayers dito. Oh. Ganda, oh. Yan, ano? Oh. Tas yung may kulay green sa ibabaw, ano yan, eh? Yan yung sea wind sa may kilometer 11. Grabe, ang ganda, oh. Agaw pansin yung ano, big dome ni Pacquiao. Oh, so punta na tayo sa may wharf, sa may pier. So, syempre, dadaanan natin itong mga tao dito nakatambay, no? So ito sa kuya, ano siya, solo flight, oh. Solo flight si kuya na nakatambay. Yan. Tapos yan, mga magtropa. Tambayan, no? Transaction.
di ba? Ganda ng tanawin, no? Parang nasa Sydney, Australia. Eh, di ba? O, di ba? So, kung ang Davao ay ano siya, Little Japan, Little Dubai, at saka Little Singapore na laging binabanggit ng mga manonood nating kababayan natin, no? Na singlinis daw ng Singapore, kasing ganda daw ng ano, ng Dubai, at saka ng Japan. So, yun. Opinion po nila yun, no? Huwag natin po sila pakialaman, no? Walang basagan ng trip. So ngayon, ang trip ko naman, sasabihin ko naman na ito palang Samal, eh, para pala siyang ano, Sydney, Australia. Ano, yung view niya. Di ba? Sydney, Australia. Ay, maganda, Island Garden City of Samal. Ayun, magpatropa din. Mga tambayers. Si Shane ka na murag social butterfly. Good, ano? Nakapagabot sila sila. Yun, oh, so meron tayong bagong term na naririnig ngayon, oh, social butterfly. Bago lang sa akin yun. Tapos pagdating na pala sa classroom ay loner. Oh, yun, oh. Ayun. Tapos ginagawa rin siyang shortcut, no? Or shortway. Shortcut way na mga pupuntang public market, no? Galing doon. Kapag ikaw ay taga-sa-sa pala, pwede ka palang tumawid dito para tumambay lang, no? Kasi nga lang, hanggang alas 9 lang yung barge po dyan, I mean yung, ano, yung lancha. Oh. Kasi galing ka dyan sa Davao. Kasi sa kilometer 11, wala silang park, no? Wala silang public park. So, ibig sabihin, gusto mo mang tumambay, magpahangin, palamig-lamig sa labas, wala kang mapupuntahan. Pero dito sa bandang Samal, meron, no? So, pwede kayong pumunta rito. Tumambay. Actually, dati yun talaga ginagawa ko ng araw pag walang trabaho. Tapos yung ano, yung windboard dam strikes, no? So, dito ako napunta para tumambay. Pamasahe kasi nung araw 11 pesos, balikan 22. Kapalit nun sa halagang 20 pesos ay napagmuni-muni tayo, no? Nakapagpahangin. Ayan, oh. Dito yung waiting area ng mga tatay, mga juwa, mga kapatid na susundo ng mga galing sa Davao, no. Kunyari yung juwa niya nag-aaral sa Davao, nagtatrabaho, no. So yung abangers dito na kanila, ano, taga-sundo. Dito yan tatambay. Ganun din ko yung may anak siya na nagtatrabaho sa Davao. Tapos sasunduin niya rito. Dito tatambay. Ito yung magiging waiting area. O nga pala, meron kong mga napanood na mga post sa Samal Group sa Facebook. Nagre-reklamo. Sobrang mahal daw ng pamasahe ng tricycle dito. So, isa yan sa kanilang mga pinaproblema ngayon, no? Kasi overpriced nga daw. Okay, so pasok po tayo sa kanilang pier entrance. Ito pa lang ano, napag-alaman ko kanina na ito pa lang barge dito. Mga ferry boat ay gawa pa, ano, government owned pala dito. Tapos yung dun sa kabila sa may Camp Holiday is private owned. Ang nagmamay-ari ay daw si ay bangayan. Yan, parang yun yung apelyido na ano eh. So di ako masyadong ano, interested kung sino may-ari. Government on barge. Yan, oh. So dyan tayo papasok sa Port of Babak. Ayan, oh. Mga taga-Samal, uwi na sila from work, no? Yung kanilang workplace is Davao City. Wala silang magawa kasi yan, dun yung kanilang opportunity, no? Doon yung availability ng work. Kaya
Davao sila matatrabaho. Di bali ng uwian. Pero itong ganitong kalakaran naman talaga ng buhay ng mga Samarino ay noong unang panahon pa talaga to, no? O, tawiran lang, no? Ginagawang ano lang, bakuran na talaga ang Davao City and Island Garden City of Samal. Nga pala, so dito lang din naman tayo sa Port of Babak. So, itutur ko na kayo sa, no? Sa kanilang barge area. Pwede ba? O, sige, try na natin. Walang mawawala. So, konting effort lang tayo, no? Ang mawawala sa ating konting minuto lang, no? O, tour lang natin kayo. O, bakit siya sinasabing government on? Kasi, hindi siya pamamayari ng private, no? Kaya, government on. Di ba? Yan ang logic dyan. Bakit hindi siya government? Hindi siya private owned kasi government owned. Di ba? So, congratulations sa Samalinyo, Babak. Kasi, talagang ina-adapt nila yung disiplina ng Davao na pinapatupad nila bawat mga mamamayan. High tide tayo rito. You know. High tide. Katakot. Lalim, oh. Lakas, parang malakas pa yung ano, alon tsaka hangin. Tsaka bawal yata siya pumasok, no? Tapos tinan mo sila, diba? Pukunti lang yung mga pasahero. Kaya ayaw ko ritong dumaan, sumakay ng barge gawa nung maliban sa mabagal tumakbo yung barge, like 30 minutes talaga mula rito, tapos dadaog siya dun sa may Panakan, no? Oo. Sa may kilometer 13 ba or 14 ng sa boundary Panakan. So ayaw ko dito gawa nung ano lang, ang bagal talaga, no? So unang-una matagal na nga mag-loading, mabagal makarating, mabagal makaalis, matagal. So talagang aabutin ka ng siyam-siyam. Pero kung when it comes to safety din naman talaga, safe rin naman doon sa may kampahalid, eh. Kaso nga lang, di maiwasan na may mga tao talaga na paranoid, no? Or should I say na parang may trauma na sila, na nakapila sila doon sa may highway, tapos baka may incidenting di ko alam, no? Baka may mga hold up or robbery, something like that, no? Na kaya naging ingat sila, no? Iwas silang pumila sa ganong lugar. O kaya mas pinili na dito na di baling matagal baka alis, mabagal ang loading, at least safe sila. Kasi kapag kapasok mo dito ay port talaga. Yun lang, no? Tapos punta na tayo doon sa may lancha. Maganda yung kanilang ano, ha, yung kanilang Babak port, gawa nung air condition po siya. Tapos meron silang scanning machine na high tech din, no, pero ngayon ay sira, out of service. Kaya man to man manual, no, yung scanning. Okay, dito pa lang pwede ka na magtampisa, oh. Maligo. Although may mga nakalutang na mga hindi naman basura talaga, literal, no? Kumbaga parang mga ano lang, mga pira-pirasong dahon, mga tangkay ng kung ano-ano, tsaka yun, may mga plastics. Pero malinis pa, no? Kita nyo naman, di ba? Oh, transparent yung tubig. Okay, bilhin tayo ng ticket. 20 na pala. Okay. Dito na ulit tayo. Sasakay tayo ng lancha, siyempre. At maraming salamat sa inyong mga panonood dyan, no? Yun lang, no? Babak Island Garden City of Samal Vlog. Si tatay. Sipag ni tatay. Pag gantong oras, mas marami talaga yung pauwing Samal kaysa sa pabalik ng Davao. Hello, shout out Davao. I'm coming.
coming home. Wait for me. Bye-bye.